may mga kumakalat na balita na ang Alaska Aces daw ay ibinebenta na ang kanilang prangkisa. Pero bago natin pag-usapan to, mga ka-BM, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mundo ng Philippine Basketball. Mainit ang usap-usapan ngayon na gusto raw bilhin ni Chokes Togo owner na si Ronald Mascarenhas ang isang team sa PBA bago ito makabalik. May kumakalat din na balita na Alaska Aces raw ang team na ito. Matatandaan na napabalitang ang NLEX Road Warriors. Ito lang ay kumakausap na sa iba't ibang kumpanya para ibenta ang kanilang prangkisa. Sinabi naman mismo ni Bounty President at Chokes Togo owner na si Ronald Mascarenhas na hindi totoo na interesado siyang bilhin ang sinasabing napakatagal ng team sa PBA at marami na rin championship na nakuha. Balibalita kasi ngayon na hindi lang pala NLEX ang may balak ibenta ang kanilang team sa PBA kundi rin ang Alaska Aces. Sinabi pa ni Chokes Togo owner Ronald Mascarenhas na chismis lang ang mga balitang gusto niyang bilhin ang Alaska Aces. Ayon naman sa isang source na nagtukoy na ang sinasabing kuponan ay walang iba kundi ang Alaska Aces na talagang may balak magbenta ng kanilang prangkisa. Nagbigay din ng clue na dati na rin ginawa ng Air 21 Express ito nang ibenta nila ang kanilang prangkisa sa NLEX Road Warriors. Isa ang Alaska Aces sa mga kritiko sa mga kasalukuyang membro ng kuponan ng PBA at kasalukuyang nasa proseso ng build-up sa pangunguna ng bago nilang head coach na si Jeffrey Carriazo. Una nang nagpahayag ng pakikipagnegosasyon ang mga matataas na opisyal ng NLEX Road Warriors sa iba't ibang mga malalaking kumpanya upang maging bahagi ng PBA. Isa lamang ang NLEX sa apat na expansion team na dumagdag sa dating walo lamang na kuponan sa PBA. Samantala, hindi man nakakapagsagawa ng mga laro dahil sa panganib na dala ng nakakamatay na sakit na coronavirus ay sinisigurado ng Office of the PBA Commissioner na nananatiling kompleto ang mga membro nitong kuponan at wala silang balita na may ibinebentang prangkisa sa PBA. Ito ang sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial Sabado kung saan pinaghahandaan naman ito ang nalalapit at unti-unting operasyon at implementasyon ng mga naudlot na programa para sa pagbabalik ng PBA sakaling tuluyan ng alisin ang mga restriction ng ipinapatupad ng pamahalaan. Ayon kay Kumi Willie Marcial, wala raw nagsasabi na team sa kanya na gusto nilang ibenta ang kanilang team. Ipinaliwanag nito na may kasunduan sa pagitan ng owner ng kuponan sa liga na dapat ipaalam mismo sa PBA Commissioner's Office kung may pagnanais ang isang kuponan na ibenta o ilipat ang pagmamayari nito. Sa isang may pagnanais din na magkaroon ng team sa PBA, iniulat na may isang team owner na nagnanais na tuloy ang ibenta nito ang kanyang prangkisa. Marami naman ang nagsasabi na dapat ay dagdagan na lang ang mga team sa PBA para magkaroon ng opportunity ang iba mga player na hindi nabibigyan ng playing time sa kanika nilang team. Ano kaya